Welcome sa akin channel again mga sir. So for today's video, tuturuan ko kayo at papakita ko sa inyo kung paano ako mag-flushing ng cooling system nitong ating Starex ito. So stay tuned kayo mga sir. Kung di ka pa subscriber sa akin channel, huwag mong kakalimutan i-hit yung subscribe button. Also don't forget to click the notification bell. Huwag mong kakalimutan mag-like, share, mag-comment down below regarding sa video na gagawin ko ngayong araw na to. So tara mga sir, intro muna tayo. Pasok! Okay, gaya nga nasabi ko sa ating introduction ng video natin ngayong araw na to mga sir. So ngayon ay magpa-flushing tayo ng ating cooling system dito sa ating Starex. So ginagawa ito normally yung pagka-flushing ng cooling system is unang-una pa magpapalit ka ng coolant from water, kailangan i-drain mo muna lahat ng mga tubig lalo-lalo na pag gumagamit kayo ng tap water para matanggal lahat ng mga kalawang doon sa engine block, sa mga water lines, and also doon sa mga ibang pinagdadaluyan ng tubig, lalo na sa radiator. So maganda mag-flushing muna kayo ng inyong mga cooling system bago nyo i-proceed ng maglagay ng coolant. Also, ginagawa din itong flushing na to, for example, is ang gamit mong coolant eh hindi kulay pink, kulay green, eh mag-switch ka sa OEM or original equipment manufacturing na coolant na gusto mo, which is ngayari green ang gusto mo or gusto mo pink, either other way, kailangan i-flushing mo to dahil hindi pwedeng pagaluin ng dalawang klase ng coolant na magkaibang brand. So tandaan niyo mga sir, so pag green lang, pag pink, pink lang gagamitin mo. Okay? And also yung brand, kailangan palitan mo rin o i-flushing mo rin para safe. And also pag nagpalit ka ng thermostat, pag nagpalit ka ng radiator, mga water lines, mga ganyan, at ang pinaka-common is yung PMS. Preventive maintenance schedule niya or periodic maintenance schedule na sinasabi natin. Pero dahil sa condition ng engine natin, dahil medyo luma na nga siya, so minabuti natin na gawin itong part na to na pagpa-flushing at pag-refill, pagpapalit ng ating coolant every at least maximum ng 3 years and minimum ng 1 year. So yun ang fina-follow ko. So kayo, depende sa inyo kung gaano nyo kadalas ginagamit yung sasakyan ninyo at kung paano nyo siya ginagamit. So mas maganda kung regular kayo magpapalit ng coolant. So ito nga pala yung ating mga coolant na gagamitin natin. Hinalo ko na yan, 50-50 mixture ang ating gagamitin. Okay, so far ito yung ginagamit kong coolant mga sir. Yan, yung Pro 99 Long Life. Yan, so kaya umaabot ng at least 3 years yung aking pagpapalit ng coolant. Pero this time kasi is nagpaayos ako ng sasakyan last year, November. So, hindi pa na-drain lahat ng mga lumang coolant doon at nag-refill ng 6 liters na tubig na distilled water. So, technically speaking, hindi na proper yung mixture ng ating coolant ngayon. So, gagawin natin is, ngayon lang ako nagka-time para gawin ito, papalit tayo ng pure coolant na to na hinaluan natin ng distilled water. So, ang ratio ng ating distilled water at yung mixture ng ating coolant is 1:1 because meron siyang 6 to 6.5 liters ng coolant. Depende yon kung paano mo i-drain. Kasi sometimes, hindi na full drain yan. So, may natitira sa engine block. So, hindi naman natin basta-basta matatanggal yon. Ang ginagawa ko na lang is 6 liters. Okay? Ang ratio ko is kung ilan yung liters na kakarga ko ng coolant. Nyari ito, 2 liters. So, meron pa akong 1 liter dyan. So, 3. And then, ratio din ng aking imimix na distilled water is 3 liters din. So, 50-50 ratio ang ating mixture. Yan. So, make sure nga pala mga sir, gagamit lang kayo ng distilled water. Huwag kang gagamit ng mineral water kahit na may coolant kayo. Kasi may mga minerals yun at particles ang mineral water na madali magkalawang. So, sayang naman kung imimix mo yung mineral water sa yung coolant. So, kaya tayo meron ditong 6 liters kayo kasi ipa-flushing natin siya para matanggal yung lumang coolant. Siyempre, gagamit tayo ng mga tools. Kailangan natin gumamit ng tools dahil kung hindi natin matatanggal yung petcock dun sa ilalim ng radiator is matanggalin na lang natin yung lower radiator hose tayo mag-drain. So, ito, gagamit tayo siyempre ng mga safety measures natin, gloves at basahan para hindi tayo magdumi. No? So, sasalain natin or sasapuin natin yung tubig sa ilalim or yung coolant sa ilalim. So, tara, umpisan na natin yung ating pagko-flushing. A few moments later. Okay, so bago natin umpisan mga sir, yung ating pag-drain muna ng ating lumang coolant dito sa ating cooling system is ganito ang gagawin muna natin. Since ang petcock ng ating Starex ay nandito sa ilalim, medyo mahirap siyang dukutin, lalo na wala tayong leverage dyan, eh meron din siyang skid plate sa ilalim, yung protective underplate niya, yung plastic. Tatanggalin natin yung intercooler natin and also tatanggalin natin tong air duct na to. Also, yung ating shroud sa radiator tatanggalin natin. Option kasi natin is dito, meron tayong gagawin na kung hindi natin nga makabot yung petcock, dito tayo sa radiator hose sa ilalim, doon tayo magdi-drain para mabilis yung pagbaba nung
ulan. Also, kailangan din nating madrain yung laman nitong ating reservoir, which is lahat naman yan mawawala. So, kailangan natin naman magbaklas ng mga parts dito and then proceed na tayo sa ating pag drain ng ating lumang coolant. And safety reminder na rin mga sir, bago nyo gawin itong process na to, make sure na after nyo gamitin yung sasakyan ninyo, ipahinga nyo muna siya ng around 2 to 3 hours. And make sure na kaya mo nang hawakan yung mga hose na to. Itong upper hose, o sa yung reservoir, yan, kaya mo na siyang hawakan. At pag mainit na mainit yan, try ka mag-drain at wala kang suot na gloves or anything na protection, mapapasok ka, ma-hospital ka pa. So make sure na before gawin yung process na to, make sure na naka-cool down yung sasakyan. Kasi na muna natin magtanggal ng mga parts na kailangan natin para maka-access tayo dun sa mga tinuro ko sa inyo. Okay, so ito na mga sir, nabaklas na natin yung ating intercooler, yung shroud. Yan, so pati yung dito sa may air duct na tanggalan natin. So kung mapapansin ninyo mga sir, ayan o, sa ilalim, kung mapapansin ninyo, banda dun, yan, yan yung pet cap. Kaso, wala akong ano din, leverage para tanggalin yan dyan kasi may nakaharang ng wiring. Kaya ayoko rin namang galawin yan, baka mamaya magkaroon tayo ng problema dyan. Dito na lang tayo sa bandang side na to. Nakita nyo yun, yung itong radiator hose na malaki na yan. Yung lower radiator hose. Para mag-drain tayo. So, dyan na lang natin totally gawin yung ating pag-drain ng ating lumang coolant na nandito sa loob ng cooling system. And then, kasalin tayo ng distilled water afterwards. And then, papandarin natin yung makina at least 15 minutes. Hanggang sa ma-reach lang yung kanyang operating temperature. And then, drain ulit natin. And then, saka tayo magsasalin ng panibago nating coolant. So, yeah, meron na rin akong batsa sa ilalim. Punot na natin yung hose, yung radiator hose na to na malaki. So, yan, tumutulo na yung ating coolant. Alas pabilis siya, bubuksan natin yung ating ito, reservoir. Yun. So, yan, bumilis na yung tulo. Ayan, saluhin natin lahat yan. Ito na mga sir, nagkarga ako ng distilled water. So, ayan, makikita ninyo, bumababa pa yung distilled water. Ayan siya dito sa grate na yan. Ayan siya. So, bumababa pa yan. Kasi hindi pa naman totaling nag-drain tayo ng ano. Kasi nga, ginamit lang natin host para mag-drain tayo is yung ating lower radiator hose. So, medyo mabagal yung pagbaba ng tubig na yan. Pindot-pindotin natin itong hose. So, kasi malamang wala pa, hindi pa dumarating dito yung tubig, hila pa ako. So, para i-burp natin yung hangin para tuloy-tuloy yung tubig. So, pupunuin natin ito ng tubig ng distilled water and then after that, papaandarin natin siya hanggang sa operating temperature and then, habang mainit yung makina, i-drain natin ulit yung tubig para somehow nakabukas yung thermostat sa ilalim para totally pati yung engine block. Pakuha natin yung coolant na mag-drain. Medyo marami-rami pa itong ating distilled water na to. Siguro around approximate 3 liters pa to. So, ito yung nakuha natin sa unang drain natin, yun lang, ganyan kaonte. So baka di ko na may pakita sa inyo mga sir yung process na yun kasi medyo mainit yung makina at syempre kailangan natin ng protection. Baka hindi ko makahawakan at the same time yung cellphone natin habang kinukunan, pero try ko i-document as much as possible. Okay, so dito tayo sa loob ng driver side, sa driver seat natin. So makikita nyo, papansin yung temperature natin yan. Medyo so, malayo pa yan. So para mapabilis natin yung process ng pag-reach ng makina natin ng kanyang operating temperature, pwede natin siyang i-rev. Ayan, mga ganyan. Yun, panalig yung turbo. Para tumaas yung temperature natin ng kapilis, para at least yung process na ito mapadali natin. Okay, so kung papansin nyo mga sir na after 20 minutes nang naka-idle yung ating sasakyan, ayan, so na-reach na nyo yung kanyang operating temperature.
So pasensya na kayo dahil nung nire-record ko to o nung kina-capture ko tong ating video na to for documentation purposes, hindi ko na malayan na naglobat na pala yung gamit kong wireless mic. So ngayon, bino-voice over ko na lang kung ano yung nandito ngayon sa inyong harapan para naintindihan nyo pa rin kung ano yung nangyayari kahit hindi nyo naririnig yung boses natin dyan. So yun nga, na-reach na ng engine natin yung kanyang operating temperature. So oras na para patayin yung engine natin dahil hinahabol natin ng time na to na somehow mainit pa yung coolant na nandun sa loob ng engine pati yung pinanghalo natin na distilled water para habang naka-open yung thermostat natin is madrain natin hindi naman 100% pero at least 90% nung nasa engine block is madrain natin siya. Dahil pagkahinayaan natin na lumamig yung ating thermostat, magsasara ulit yon. So kung ano lang yung available na pwede nating i-drain na sa cooling system natin, yun lang yung makukuha natin. So maraming matitira doon sa loob ng engine block. So mas magandang gawin na natin tong process na to para at least maganda yung circulation ng ating cooling system once na nag-refill tayo ng ating panibagong coolant. So anyway, may mga lumang coolant pa rin matitira pero konti na lang. Since ang gagawin nga natin is madidrain tayo using the lower radiator hose which is connected yun sa engine block na nandun yung thermostat housing at nandun ang thermostat. So ayan, bababa na ako dyan. Papakita ko na sa inyo yung mangyayari na pagdidrain natin after nitong idle na to. So ayan nga mga sir, na-drain na natin yung ating ginawang flushing na nilagyan natin ng ating distilled water. Yun. So may natirang konti, gaya ng prediction ko, konti na matitira. Kasi halos hindi naman natin talaga matatanggal totally yung laman nung particularly sa engine block. So hindi natin talagang kayang tanggalin at unless na lang, baba natin yung makina. Imposible naman mangyari yun. So far ito yung nakuha natin. Buong konti lang, pero at least siguro roughly around 4 liters yung mga nakuha natin. Doon pa rin tayo sa may lower radiator hose na drain. Nung binuksan ko yung radiator hose sa ilalim, ginawa ko is nung wala na yung tubig dito, wala kasing gravity at saka wala akong air compressor para i-drain yung buong tubig na natira dito sa ating radiator. So, ang ginawa ko, ito, gumamit ako ng funnel na ginawa ko. And then, hinipan ko yung ibabaw nito hanggang sa may lumalabas pa dun sa ating radiator hose. So, effective naman siya kasi it serves parang compressor na rin. Medyo hingal ka nga na ng konti, pero at least kahit pa paano nakatulong. So, marami-rami din tayo natanggal dyan dun sa yung ginawa ating method na yun na pagbuga natin ng hangin. So, ngayon, babalik na natin lahat muna yung mga tinanggal natin. Okay, so nabalik na natin mga sir yung mga tinanggal natin, yung shroud, yung lower radiator hose, yung ating shroud, yung air duct, intercooler, nabalik na rin natin. At yan, naka-ready na tayo. So meron na tayong pre-mix dito na yung ating coolant. So ito nga pala mga sir, yun yung bleed port. Ito, yan, yan yung bleed port na yan. Tinanggal ko na yung kanyang takip. Plastic lang yung mga sir ha.
12mm, kailangan nga pala isama mo yung rubber gasket niya kasi may gasket yan. So importante, yan, gumawa ako ng lanera. So gagawin ko kasi, sasahurin ko kasi yung mga natutulong, tumutulong kulang dyan para maitabi natin, para pwede pa natin gamitin, ikarga natin kasi sayang naman. So ang gagawin natin ngayon, wala pa tayong laman na kulan, so magkakarga tayo ng kulan para mumpisa na natin itong process na to at tuturuan ko kayo ng pinakamabilis na way para i-bleed to. So tara! Kaya hayaan natin siyang bumaba ng bumaba hanggang sa maatayin natin na mapuno itong ating reservoir kasi kailangan puno ito para magawa natin yung pag-bleed kasi so far nag-drain natin lahat, halos lahat yung kailangan natin ma-drain dito sa ating cooling system. So walang pondo ngayon ng coolant yan. So pipindutin lang natin yung upper radiator hose para humigop siya ng coolant. Hindi mararamdaman natin na unti-unti nang pumapasok yan. So makikita natin bumababa yung level dyan. Lagyan lang natin ng coolant yan dire-diretso hanggang sa mapuno natin and then pwede na tayong mag-bleed. So yan, pinipindot ko lang tong upper radiator hose. Yan. So ang level ng coolant andito siya ngayon sa low, yan o. Oh. Kung makikita ninyo, andito siya. So, tinuntin bababa yan. Kasi pupunta pa yan dito sa radiator natin. Bukod sa engine block, sa radiator, sa mga water lines. So dito na yung ating coolant, mababa na siya. Below sa recommended na siya. So maglalagay ulit tayo. Kulan natin hanggang dito na sa mismong ano na to neck, pero hindi naman sobrang apaw kasi mangyayari niyan, naaalala niyo yung bleed port, ito yung bleed port na to. Ayan. So yung bleed port na yan, ayan, makita niyo may lumalabas na kulan, di ba? Oh, yan yung dahilan kung bakit kailangan natin punuin para dito lalabas ngayon yung hangin kasi tatakpan natin to bago natin paandarin yung makina. Kailangan nakatakip to para mapuwersa yung hangin na lumabas dito sa bleed port na yan. Ayan. Ayan. So may unti na lumalabas na kulan dyan pero mas maraming lalabas dyan mamaya. Okay, so nandito tayo sa loob ng ating sasakyan ngayon. Medyo kaka-start lang natin ang makina. So matagal-tagal pa yan. So magka-timer tayo ulit. Kanina inabot tayo ng 20 minutes na na-attain yung operating temperature ng ating engine. Medyo mainit pa kasi yung makina actually. So ngayon, tinitingnan lang natin yung ating temperature dito. So magbubukas tayo ng aircon kasi medyo mainit. Pabibilisin natin ngayon yung proseso ng ating pag-purge. So kailangan tumaas itong ating temperature na to hanggang kalahati and then makikita ninyo yung purge port, yung bleed port pala doon sa harap. Ayan, tingnan natin maya-maya. Once nagbukas yung thermostat, kasi importante bukas yung thermostat eh, para matanggal lahat ng hangin. So hindi masyadong lalabas yung hangin doon sa bleed port pagka ganitong first start pa lang, kahit nasabihin natin na hindi naman tayo cold start, pero since hindi pa kanya na-attain yung kanyang operating temperature, medyo hindi ganun kadami ang lalabas na coolant doon. So kaya binuksan natin yung aircon para at least kahit paano mapabilis yung proseso ng gagawin natin na to. So tara, tingnan natin, punta tayo doon sa labas. Silipin natin yung bleed port kung gano'ng kadami yung lumalabas na coolant and then titingnan natin, babantayan natin yung ating reservoir. Making sure na hindi talaga siya totally mawawala ng coolant hanggang doon lang sa recommended na level niya na full and then kailangan pag hindi pa rin na-attain yung kanyang operating temperature, magkadagdag pa rin tayo pag nabawasan yun kasi ayaw natin na magkaroon ulit ng hangin yung ating cooling system. So tara mga sir, punta tayo sa harap. Sige mga sir, ayan na yung ating bleed port. So may lumalabas na yun o, coolant, nakita nyo. Ayan, may lumalabas na ano, ibig sabihin, tinutulak na nung ating coolant yung hangin sa loob ng ating cooling system, pero hindi pa nga natin na-attain yung operating temperature, so medyo ganyan lang kabagal yan, pero mamaya dadami yan. So, may way tayo para kunin natin yan, sipuning natin, meron akong ano dito, pag-uwan yan, kung kasalain natin ulit yan sa isang container para doon ilalagay.
So sa baby nga pala to, yung pangtanggal ng sipon, yung mga ganyan. So ito yung ginagamit ko para hindi matapon. So ito pa rin yung ating kulang. Yan. Medyo nabawasan na siya oh. Kasi kanina puno yan, di ba dito? So nabawasan na ng konti. Kasi tinutulak na niya ang hangin palabas. So ganyan lang mag-bleed mga sir. Yan. Ito nyo, madaming lumalabas na hangin. Saka bukas yung aircon natin, kaya mapupwersa talaga yung hangin lumabas dyan. Yan. So ganyan lang mag-bleed. Yan, may lumalabas na lumalabas. So pagka wala na lumabas dyan, wala na tumulo dyan, at na-reach na niya yung kanyang operating temperature sa engine natin, yung sabihin, okay na yan, pwede nang takpan yan. Okay? Yan. So balik tayo mga sir. So yan, gaya na sabi ko mga sir, oh, halos tingnan nyo, wala nang tumutulok. Yan, oh, yung gate port natin. Napansin niyo. Medyo gabi na kasi mga sir, pasensya na kayo. Ah. Yan, oh, ayan. So pag ganyan yung inyong bleed port, yan, wala nang halos lumalabas o tumutulo kasi konti na lang. Actually, pwede nyo nang takpan yan. For as long as na-attain na niya yung kanyang operating temperature ng engine natin, and then yung coolant level mo dito, yan, dapat medyo mataas. Pero kasi ito, kaya ko nang i-compensate ito. So sa inyo dapat, kahit nandito lang sa guhit na to, yan, sa guhit na yan yung level, okay na yan. Pwede nyo nang takpan yan. Pwede nyo nang patayin yung engine. And then, kinabukasan, double check nyo na lang yung mismo reservoir ninyo. Kung nasaan yung level ng ulan, kung mababa, dagdagan ninyo. Kung sobra, may process naman na para tanggalin mo yung actual coolant mo. Kasi, di sabihin, okay na yung natitirang coolant doon sa loob ng makina mo, yun yung correct level niya. So, pagka medyo puno, na cold start pa lang, puno na agad, pwede mong buwasan yung, pwede mong higupin. So, yeah, kaya meron ako nito, parang turkey baster, at meron akong hose ng pang wiper. Sinasalin ko sa ganito para patanggal ko yung mga kulang pa na sumobra. Okay, so nga pala mga sir, dagdag ko lang pala, make sure nga pala binabantayan yung inyong temperature gauge, okay? Kung hindi pa sapat yung inyong pag-purge ng hangin, baka tumaas yan. So pag nangyari yun, ibig sabihin, meron pa talaga ang hangin sa system. So kaya pinapatagal ko yung pag-idle ng sasakyan. Mas maganda siguro kung gagamitin nyo yung sasakyan ninyo, labas nyo, ikot-ikot nyo lang siguro, mga at least hanggang ma-reach yung kanyang operating temperature para malalang mag-circulate yung coolant. Pagka talagang ganun na okay na yung takbo, mararamdaman nyo naman yun. The next day. So ito na mga sir, after one day, nung nag-flashing tayo kahapon ng ating cooling system at nag-defill tayo ng bagong coolant, so pinagpahinga natin yung engine ng magdamag. Ngayong umaga, dinrive ko yung ating sasakyan. So kakauwi-uwi ko lang, medyo mainit pa actually yan eh, kaya medyo. So yung level ng coolant natin, nandito siya ngayon. Nasa ibabaw lang siya ng F. Pero lampas siya guhit. Lampas dito sa line na to. Which is practically okay lang naman yan kasi tinakbo natin yung sasakyan. So normally talaga, tataas yan. Pero natin i-bleed pala yung hangin dun sa ating bleed port. Yan. So obligado tayong kailangan gamitin natin yung sasakyan. So hindi lang pwedeng idle lang ng 30 minutes at nakabukas ang aircon. So kailangan natin siyang gamitin para mag-continuous mag-flow yung anyang coolant sa ibang parts pa ng mga daluyan ng cooling system natin. Gaya sa turbo, may cooling system tayo sa turbo, sa radiator, sa mga water lines, sa heater core, lalong-lalo na, damay pa rin yun sa cooling system natin. Pag nag-cool down na yan, pahinga na ulit yan, bababa na yan sa correct level niya. So pag nakita niyo yung level niya nandito sa gitna na to, between L and F, bago nyo start yung engine nyo kinabukasan, okay lang yun. Hindi magiging issue yan. As long as hindi sobrang punong-puno. So sana tulungan ko kayo mga sir sa video natin ngayon araw na to kung paano yung process ko ng pag-flushing at also pag-drain ng ating cooling system at also kung paano na rin mag-purge o magpa-burp ng ating cooling system para mawala yung hangin. Kung hindi ka pa subscriber sa akin channel, huwag kakalimutan mag-subscribe. Also don't forget to click the notification bell para pag-upload ko ng video sa aking YouTube channel gaya ng mga ginagawa ko dito sa Starix ito, also updated ka rin. Huwag kakalimutan mag-like, share, mag-comment down below regarding sa video natin ngayon araw na to. So again, stay safe and I will see you on my next video and peace out.